So ayan, magandang araw mga kabakyard. So muling nagbabalik ang inyong lingkod, GG Official TV. Ayan, so shout out sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Lalong-lalo na kay Jason Palapox, ayan. At kay RJ Magas. Shout out sa iyo, Johnny Sagaw. At shout out sa iyo, Marvin Galvez. Ayan, shout out ko na kayo mga kabakyard, no? So sunod na vlog natin, shout out ulit tayo. Mag-comment ka lang sa baba, lagay mo yung address para mas maganda. Lagay niyo yung address niyo para ma-shoutout ko kayo kung saan kayong lugar, Lupalop mga kabakyard. So, dito tayo sa ating pwesto ngayon mga kabakyard, nagbabantay tayo. So, after natin nagbiyahe, back to normal, open tayo ng pwesto. So, ito mga kabakyard, meron tayong pag-uusapan ngayon na interesting, no? So, gusto ko lang itong share sa inyo para naman maging aware kayo. Hindi lang kayo basta nagmamanok, no? So, ito kasi mga kabakyard is bibihira lang nakakaisip nito mga kabakyard. So hindi naman tayo nag-iisip ng masama, kundi nagiging advance lang yung ating utak pagdating dyan sa mga ganyang bagay. So alam nyo mga kabakyard, kahit nga baguhan lang kayo sa pagmamanok, pag nalaman nyo ito mga kabakyard, hindi na rin kayo maiisahan ng mga kawatan. So ito is ibubulgar natin para lang sa ganun maging aware ang lahat ng mga katulad ko na maliliit lang na sabongero. Newbie. Ayan, sabi nga nila. Yung mga baguhan. Okay, so i-ayos lang natin yung camera at malikot. Okay, natin dito. Okay, mga kabakyard. Lahat ng magagandang manok, may mga kanya-kanyang ability yan. May mga kanya-kanyang laro. Ayan, may mga kanya-kanyang cutting ability, cutting skill. Sa madaling salita, lahat ng mga bloodline ay may mga kanya-kanyang talino, mga kabakyard. At may kanya-kanyang lakas. Yan, pinaka-importante. May kanya-kanyang lakas yan. Kaya nga, tayo mga backyard breeder is gumagawa tayo ng mga sarili nating linyada. Gawa, gamit ang mga iba't ibang bloodline. Yan. So, ang pinaka-gusto ko na bloodline, mga kabakyard, Milsim Black. Kasi malakas pumalo at nauuna yung kanyang paa. Saka hindi siya tumutuka. Hindi siya tumutuka masyado. Mas ang nakita ko sa kanya, mas ginagamit niya yung kanyang paa. So ito mga kabakyard, kung nasa iyo na lahat ng magandang manok, kondisyon, at pag-aalaga, ang pinaka titingnan natin para manalo ang ating mga materials o ating mga alaga at umabot sa 99 o 90 winning percent ang ating mga linyada, eh kailangan mabusisi po tayo. Mabusisi tayo. Ibig sabihin, hindi tayo, may mga sabongero kasi mga kabakyard na kumpiyansa. Ano? Laging nasa kanila yung kumpiyansa. Although, tama naman na maging kumpiyansa tayo sa ating mga alaga. Pero mayroong isang pagkakamali na hindi natin ikinukonsider pag tayo ay pumupunta sa mga sabungan o dyan sa mga tupada, ulo, dyan sa mga event na yan. Hindi natin kinukonsider yun. Lalo na kung tupada lang, no? So, kung ikaw ay nakamanok ng magandang klaseng manok at pumunta ka rin sa mga tupada, so, malamang ang mga tadero dyan, bibihira yung mga veterano, no? So, in short, mga kabakyard, direktahin na natin, hindi natin paligoy-ligoyin. Mga kabakyard, kung gusto nyo na nasa inyo yung kumpiyansa talaga, basta't nasa iyo ang magandang manok, nasa iyo ang magandang kondisyon, nasa iyo ang magandang pag-aalaga, isa lang ang kailangan nating hanapin pag nasa sabungan na tayo, yung magaling na tadero. Yan ang i-consider natin. Hindi lang basta tayo ay magpatare, lalo na kung binili natin yung mahal natin, napakamahal. Ano? Okay, napakamahal yung binili natin, tapos basta na lang natin ipapatare sa hindi natin kakilala at hindi natin masyadong alam ang kanyang pagsiset o paglalagay ng kanyang tare. So, mga kabakyard, ang pinupunto ko dito, mga kabakyard, i-consider ninyo yung maganda ang pagkakasa. Yan, i-consider niyo yung maganda ang pagkakasa. Kasi alam niyo, mga kabakyard, kung kulang yan sa laking, kung kulang yan sa laking, sa tali, o sa tali, sa mga laking, although madali lang naman ang sipat. Madali. Ikaw nga kung ikaw yung sabungero, alam mo kung ano yung mga sipat o plasta ng
pagtatari, mga kapatid. So ang sinasabi ko rito, i-consider nyo yung tingnan nyo rin yung klase ng locking ng kanilang pagtatali. Kasi pwedeng yung mga tadero, pwedeng hindi nila masyadong pagandahin o idetalyado yung kanilang pagtatali. Bantayan nyo rin kung tinatalian na yung manok nyo. Bantayan nyo. Kasi minsan ang tadero, hindi ko naman nila lahat, may mga anomalya na ginagawa yan, mga kabakyard. So ito, once kasi na hindi maganda yung mga locking, alam niyo yung mga locking, yung mga sa tali, may mga locking yan. Kailangan yung paunan nakalock, yung garol nakalock. Ayan. So dapat tingnan niyo yun, mga kabakyard. Once kasi na ang manok nyo umalo sa unang pagkakataon, nandyan yung unang lakas, no? Nandyan yung unang lakas. Pag tumama yan sa paa at dumapit ang tumama sa lupa o kaya sa paa naman nasanggan niya, may tendency na magbabago yung sipat, no? May tendency na magbabago yung angle ng tari ng manok. Kaya kahit sa kanya lahat ng palo, sa kanya lahat ng palo, sa kanya lahat ng kiss-kiss, ay nakikita nyo, buhay pa rin yung isa, no? Yan, dyan tayo minsan nagkaka-problema. Hindi nyo alam, bumalagbag na pala yung setting. No? Bumalagbag na pala. Kahit kunti lang yan, mga kabakyard. Kunting difference lang bumalagbag yan. Hindi na yan basta agad makatapos ng laban. Kaya importante na wag nating pabayaan yung pinakahuling alas ng ating alaga pagdating sa tabungan ay yung tari. Okay? So, i-consider po natin lagi yung mga locking. Yun ang pinupunto ko dito. Okay, mga kabakyard. So, yun lang, mga kabakyard. Ano, tips lang yun para sa mga baguhan. Kasi kung baguhan ka at may alam ka, mas maganda. No? Mas maganda yun. Advance tayo. Huwag tayong pakasigurado. Kailangan, kung kumpiyansa ka man na magaling ang manok mo, magandang alaga, kondisyon, nasa point, huwag kang pakukumpiyansa sa ikakabit na tari. So, yun lang, mga kabakyard. Sa madaling salita, consider natin yung pagtatari, yung tari, mga kabakyard. Hindi lang yung talim. Hindi lang yung talim ang isipin nyo. Isipin nyo din yung locking, yung pagtatali ng tari dun sa alaga natin. Although, marami naman talaga na hindi mo naman talaga maiwasan, meron at meron, matatalo. Manalo, meron at meron yan. Pero, hindi mo pagsisisihan ang isang bagay kung ginawa mo ng tama, mga kabakyard. Okay, mga kabakyard, hanggang dito na lang. At sana, kung nagustuhan mo yung ganitong mga usapan, pwede po kayong mag-subscribe sa aking channel. Pindutin mo lang yung notification bell dito sa baba ng kamay ko para next na mag-upload tayo ng video tungkol sa pagmamanok, ma-update po kayo at mapapanood nyo po ulit. So, hanggang dito na lang, mga kabakyard, at mabuhay sa atin, mga kabakyard.